Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father Oka. Patuloy po ang ating pagdarasal para sa lahat ng mga may sakit sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. At kasabay ng hiling natin yan, atin din pong hihilingin sa Diyos na nawa ay magpadala na siya ng ulan dahil alam natin kung gaano na naapektuhan ng ating mga pananim, lalo na po yung hanap buhay ng mga magsasaka. Napakainit din po at kasabay niya na ating ipagdadasal din na sana'y huwag pumutok ang bulkang Taal sa banta ng muling pagsabog nitong mga nakaraang araw. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon na nagpamisa ngayong umagang ito, simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin mo ng pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Hudeya na tinanggap din ng mga hintil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudeo. Nakituloy ka sa mga hintil at nakisalo sa kanila, sabi nila. Kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari buhat sa pasimula. Nasa lungkosod ako ng hope at nanalangin nang magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa apat na panulukan.
Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayo. Lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain." Subalit sinabi ko, "Hinding-hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat." Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, "Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos." Tatlong ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binalak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang tatlong lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang anim na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kaniyang bahay at sinabi sa kaniya, "Magpasugo ka sa Hope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa kaililigtas mo ng iyong sambahayan." Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo, gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalala ko ang sinasabi ng Panginoon, "Si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo." Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinibigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hintil may bibigyan din ang pagkakataong magsisit magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong iyong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ako'y pastol na buhay, inanak
Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay isang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa'y magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung ano daw po ang o kung ano ang pinakamataas o pinakamaraming oras na ginugugol natin sa buhay, yun ang ating sinusundan. Yun ang ating dinidiyos at yun ang nagdidirek ng ating buhay. Halimbawa, kung sa loob ng 12 oras, 10 oras noon, kayo ay nanonood ng TV, ibig sabihin yun ang nagkokontrol ng inyong buhay. O kayo ay nag-Facebook, o nag-Twitter, o nag-YouTube, yun ang nagkokontrol ng inyong buhay. At marahil, yun din ang nagdidikta ng inyong values. At hindi lang ng inyong values, kundi yun din ang nagsashape ng inyong puso at ng inyong isip na siyang nagiging pamantayan ng inyong buhay. Na siyang nagiging Diyos ninyo, na siyang ninyong sinusundan. Mahalaga po na alam natin kung sino at ano ang nagdidirek ng buhay natin. Sapagkat kapag hindi natin alam at hindi natin kilala, baka mali ang ating sinusundan na siyang pwedeng magdala sa atin sa isang buhay na hindi makakristyano. Bakit maraming mga kabataan ang nalululong sa droga? Bakit maraming mga kabataan ang naliligaw ng landas? Bakit maraming may pamilya na ay naghahanapan ng iba? Sapagkat ang sinusundan at ang nagdidirek ng kanilang buhay ay hindi ang ating Panginoong Jesus. Ngayong umagang ito at kahapon, nagpakilala ang ating Panginoong Jesus bilang ating pastol. At kung si Jesus ang ating sinusundan, kung si Jesus ang ating pastol, merong tatlong katangi ang dapat ay nasa sa atin. Number one is unconditional love. Ang sino mang sinusundan ang ating Panginoong Jesus, kung magmahal ay walang itinatangi. Ang nagmamahal ng namimili at may kondisyon ay hindi tunay na tagasunod ng ating Panginoong Jesus, hindi tunay na Kristiyano. Pekeng Kristiyano. Ikalawa, nandun din sa kanya ang kapayapaan ng kalooban. Kahit na sa labas niya ay maraming mga hindi
maayos o hindi magagandang nangyayari. Kahit maraming problema, kahit maraming tumutuligsa, kahit maraming mga pagsubok ang dumarating, nananatili siyang payapa sa kanyang kalooban. Hindi dahil siya ay tumatakas sa nangyayari sa kanyang kapaligiran, kundi sapagkat nagtitiwala siya kay Jesus na alam niyang hindi siya pababayaan. Kaya nga akmang-akma yung sinasabi ni Padre Pio, pray, hope, and do not worry. When you pray, you hope. And when you hope, you do not worry about something that's happening around you. Sapagkat ang direksyon mo at ang sinusundan mo ay iisa lamang, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At ikatlong katangian ng isang sumusunod sa ating Panginoong Jesus ay yung pagpapakumbaba. Ang sinumang sumusunod sa ating Panginoong Jesus ay alam ang kanyang katatayuan sa harap ng Diyos. Ano ang manifestasyon ng pagpapakumbaba? Ang unang manifestasyon nito ay pagkilala kung sino tayo at sino ba tayo. Tayo yung nilikha ng Diyos at ang lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Kapakumbabaan ang tawag doon. Ang sino mang naniniwalang ang kanyang tagumpay ay dahil lamang sa kanyang sariling sikap ay hindi mapagpakumbaba. Dahil ang totoo, ang kanyang tagumpay ay galing sa Diyos. Pero ito lamang ba ang katangian ng isang sinusundan ng ating Panginoong Jesus? Hindi. Sapagkat sa unang pagbasa, narinig din natin ang ipinakitang halimbawa ni Pedro. Sa kabila ng pagtuligsa sa kanya, ng kanyang mga kapwa Hudiyo na naniniwalang sila lang ang maliligtas, winelcome ni Peter o ni Pedro ang mga hintil sapagkat yun ang dikta sa kanya ng banal na Espiritu. If we truly follow Jesus, we become welcoming of not only our brothers and sisters in faith, kahit yung hindi natin kauri, hindi natin kakulay, hindi natin kapareho ng paniniwala, ay ating wini-welcome sapagkat sila din ay inaanyayahan ng Diyos na maging katulad natin. We enlarge the space of our tent to use the language of the synodal document. Pinalalawak natin ang ating puso at isip na tanda ng pagiging tagasunod ni Kristo. Hindi tayo nang huhusga sa mga taong hindi natin kauri. Hindi tayo nagdi-discriminate ng mga taong hindi katulad ng ating pananampalataya. Sa halip, binibigyan natin sila ng pagkakataong makilala kung sino ang ating sinusundan sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa kanila, sa pamamagitan ng pagpapakita ng kapayapaan sa ating puso sa gitna ng mga kagaluhang nangyayari sa ating buhay at sa pagiging mapagpakumbaba. Ganyan ang tunay na sumusunod kay Kristo. Sino ang ating sinusundan? Nasaan na tayo sa ating pagsunod kay Kristo? Ngayong umagang ito, inaanyayahan tayo ng mga pagbasa upang usisain ang ating sarili upang tingnan kung sino ang nagdidikta ng ating buhay at sino ang ating sinusundan. Bilang Kristiyano, si Jesus lamang at wala nang iba. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka Diyos sa manlumikas sa sanlibutan sa iyong kagandahan, loob na rito ang aming mayroon.
Magsitayo po ang lahat. Kapurip, manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na nananatili sa amin habang panahon sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupulang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo,
kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Manalig sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mabasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalalambikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain yung lahat. At sumain nyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ni Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ni Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ni Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pagmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na nagtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig,
magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa Pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang paglakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ang mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa Batas Data Private Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.